At sana bang ginaang mga kapamilya, nakatala ng Coronation Night kan Miss Kaugma 2017. Asin, may mga kaibanan kita. Ngunyan po na pagkaaga para imbitaran ka mo na magdalan para sa prestiyosong beauty pageant. Tayni, maayong iba ko diyan reigning Miss Kaugma. Ang kapamilya tang si Jesus Balvin! Yay! Gayun na aki. Para kay naaga so sa pretty! Imo. Yes! Sige, aki sis. Daghang salamat. Ay, sige, bati yung tamang taga-Masbate. Opo, gusto ko magbati sa tanang po na taga-Masbate and all the people who support me all over the world. Yun. Bago natin pag-usapan yung Miss Kaugma, kumusta muna ikaw? Kumusta ang yung buhay after PBB and the significant changes na nangyari sa buhay mo after that reality show? Well, so much has happened nung lumabas po ako sa bahay ni Kuya. Pero I think aside sa mga nangyari talaga na talagang malaking changes, which is ngayon may marami ng camera, dati hindi naman exposed sa spotlight yung life ko. Oh. But now yung malaking change lang masasabi ko is na, well, I'm still the same. Mm-hmm. Yun yung ano talaga, I'm still the same, it's just that ngayon parang I'm more closer to my dreams than I was before. And it seems like you're also closer to your parents kasi andito sila ngayon. Very supportive mom and dad. Sige. And sabi mo nga kanina, no, kinakabahan ka pa din kahit marami ka ng experience sa harap ng camera. Kumusta naman yung experience mo sa Manila after nga nung PBB? And ano yung naninis mo dito sa Bicol? Ay, oo, sa Bicol kasi, I rarely go to Bicol na kasi laging nasa Maynila na po ako, all the time. Kaya, yung namimiss ko sa Bicol, of course, aside sa amazing na food, sa amazing na, syempre, yung mayon, lahat, ang daming mga gandang suntaan sa Bicol, yung pinaka namimiss ko talaga, yung mga tao po. Yes. Kasi, ano, dito yung life ko talaga sa Bicol. This is where nag-grow up ako. Kaya yung Masbate. Opo, sa Masbate. Kaya nami-miss ko yung mga classmates ko, yung teachers ko, yung lahat po ng nakasama ko during my childhood at saka teenage life. Yes, ang bilis ng transition, no? Kasi last year, ang dami nangyari sa buhay. Pag-usapan natin muna itong Miss Kaugma. Paano nagsimula yung idea na mag-join ka sa beauty pageant like Miss Kaugma? How did it start? Nag-start po yung idea na yan. Bata pa lang ako, like 3 years old. First pageant ko, 3 years old. Oh! Ay, Masbate? It's in Masbate. Uh-huh. Parang sa school lang siya na yung Little Miss, nag-join po ako doon. Surprisingly. Pero starting that, parang unti-unti na ako nagiging mahilig sa stage. Uh-huh. Parang hindi ako mahihain growing up. Parang I really like to be on the stage, doing something. And then, yun po, yan. As you can see, I joined pageants. Nung nag-teenager na po ako, nag-join na po ako ng Miss Teen Masbate. Yeah. And then, Miss Masbate. And then, Miss Kaugma naman po na yun. Uh-huh. Yes. And halos magkasunod ate Kate yung title niya, di ba? Oo. Ano yung mga naging preparations mo doon? Yung naging preparations ko for Miss Kaugma and Miss Masbate, medyo naging malaki siya. Kasi that time kasi nasa break ako sa college eh. Uh-huh. Parang bakasyon kami nung time na yon. So I had so much time na mag-training. Uh-huh. Kagandaan ng Flores. Doon po ako mag-train. Like every night, narampa kami sa isang basketball court kalaki. Oh, tapos sa heels? Yeah, in like heels. Like 5 inches? No, it's 6 or 7, like that. Mm-hmm. And then, every night we do that para masana yung legs. So, yung mga kasamahan ko po doon, ako yung youngest, kasi yung mga kasamahan ko, magte-train na sila for international pageants or for national. Yung Pilipinas. Yes. So, mm-hmm. Yung mga kasamahan ko talaga yung nahugulat ako sa ko, oh my gosh, they're so sexy, there's and meanwhile, I'm like, you're so shy. 16 lang po. Okay. And, masyado kang busy ngayon, but how do you handle things? Ano yung pinagkakaabalahan mo outside of showbiz? Yung pinagkakaabalahan ko po ngayon talaga is yung career life ko po. Okay. Kasi, ngayon po yun yung binigay sa akin na opportunity. Actually,
sobrang gusto ko na mag-spend more time here in Bicol. Yung original plan ko is one week and then mag-tour po ako syempre sa Magayuno natin na place kasi I miss Bicol. Pero sadly, kailangan ma-shorten siya na aalis na po agad ako bukas kasi didiretso na po kami sa Anong mga aabangan ng mga Bicolano fans ni Jesus Lenovid? Well, mga Bicolanos, very, very maugmahon ako. Excited po ako na ibalita po sa inyo na nakita niyo po ako sa PBB and konting time lang po na nawala ako, makikita niyo naman po ulit ako. Pero this time, big screen po. And sobrang happy po ako na overwhelmed po ako actually sa support. Kasi nung lumabas po ako ng PBB, I didn't expect na talagang yung Bicol, as in very solid for me. So, sobrang, sobrang nakaka-touch po. And parang mas na-motivate po ako na I need to make them more proud. And at the age of 18, marami ka ng achievements. Ano ang message mo sa youth? My message to the youth is na, well, just focus on your dreams. And syempre, focus on your values din, yung pangarap mo. Just hold on to what you believe, whatever that you believe. Kung ano man yung pinaniniwalaan mo sa buhay, just hold on to it. Kasi kailangan lagi kang may kinakapitan sa buhay mo. And then, syempre, love the people who love you, especially your parents, kasi they'll always be around you for a long time. At syaka, magmahal ang nagmagmahal. Magmahal! Ate Miles, o magmahal. Magmahal! Sige, please invite our viewers for the Miss Kogma mamaya. Sige po. I'm inviting all the viewers ng Marhay na Aga Kapamilya na manood po kayo ng Miss Kaugma later. It's on 8 PM I think, and see you, kita kids there, and I'm so excited to pass the crown to another hopeful. Your message to the next Miss Kaugma? My message to the next Miss Kaugma, I'm so excited to see you and I hope that you will protect your crown and you will kung yung crown mo talaga, sana mahalin mo siya. Kasi for me, I really loved it. I hold it so dearly to my heart. Yun. Mga kapamilya na kaiba, nang tapungin niya na pagkaagama yung iba, Kisses de la Vine. At siya na yan ang Miss Kogma 2017 Coronation Night sa Freedom Sports Complex, Pili Camarines Sur. Thank you! Thank you, Kisses! Thank you. Mga kapamilya, ayan, sige!